Napakadali po sa ating mga tao na mamintas. Napakadali nating makita ang kakulangan ng kapwa, ang kanilang mga kasiraan. Napakadali sa ating manghusga. Subalit ang Panginoon, ang itinuturo po sa atin ay pansinin ang sarili nating mga kapintasan at ating hanapin ang pagpapaayos sa ating mga kasiraan. The Lord teaches us to notice, to watch, to analyze, to criticize, and to judge ourselves, not others. But it's so easy for us to go into people's minds, to go into their hearts and lives, and judge them. Pero bihirang-bihira po sa atin yung pumupunta sa ating sariling puso, sinisiyasat ko ano nga tayo. Kaya ano po ang kinakanta nitong si Charlene Duncan? Sabi niya, "But I've never been to me." Yan, "I've never been to me." Alam niyo po ang kantang yan, naririnig niyo siguro. Sabi niya, "I've been everywhere, but I've never been to me." And sometimes it happens also among Christians. We've been everywhere except into our hearts to test our hearts. Kaya ang atin pong pag-aaral ngayon, "Have you been to you?" Yan po ang pamagat, the Lord's teaching on self-criticism. Have you been to you? Salamat pamang Diyos sa aming kalayaang sumamba. Salamat po sa kalakasan ng aming katawan. Salamat at kami idinako nyo rito upang makinig na inyong salita, sumamba, dalhin ang aming mga offerings, Lord, mga tithes sa inyong paanan, at dalhin ang aming mga pusong sugatan upang inyong gamutin, at ganoon din naman, dalhin ang aming mga puso upang inyong ituwid. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Payapain nyo nawa kami, ano man maring maging sagabal para lubos kaming makinig. Isinusuko namin ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at humihingi kami, Panginoon, ng kaliwanagan. Mangusap po kayo, kayo po maging tunay na tagapagturo. Gamitin nyo lang po ang inyong lingkod na tungtungan ng iyong paa at nang maitaas namin kayo sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo, palayain nyo kami sa aming mga pagkakabilanggo at bigyan nyo kami ng kaliwanagan sa aming mga kadiliman. Protect us from all lies, from all work of evil men and evil spirits. Take over this activity, preside over this congregation, glorify yourself, and dispense blessings to your people. Father, we pray in the name of your Son, Jesus. Amen. Have you been to you? Sa Matthew 7:3-5, napakahalaga po bagamat maiksi ang katuruan ng Panginoon. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye," when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Napakaiksi, subalit punong-puno ng karunungan. Sabi niya, bakit nakikita mo ang kaprasong puwing ng iyong kapatid at hindi mo naman pinapansin ang pagkalaki-laking troso na nakakalat sa iyong mata? Paano ka mangangahasabihin sa iyong kapatid na tatanggalin ko ang munti mong puwing? Samantalang sa panahon na iyon ay merong troso at nakakalat na malaking kahoy dyan sa mata mo. Sabi, isa kang mapagbalat kayo, tanggalin mo muna ang malaking piraso ng kahoy sa iyong mata nang sa gayoy makakita ka ng malinaw at matapos yon, at saka mo sabihin sa kapatid mo na tutulungan mo siyang tanggalin ang kanyang puwing. Inulit din po ito sa Luke 6:41-42. Subalit ganun-ganun din ang nilalaman. Ano po ang isang mensahe nitong verses na ito sa atin? We focus on other people's defects. Ganyan tayong mga tao. Napakatalas ng ating mata sa kapintasan ng kapwa. At ang tanong ni Jesus, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Bakit yun ang pinag-iinitan mong tingnan, yung kapirasong puwing ng iyong kapatid? Because we tend to notice, to criticize, and to judge even the littlest, the most insignificant defects of others. Yan ang human nature. We constantly look for, notice, and play up other people's defects. Napakahilig nating mangutya, manginsulto, manglait, mamintas. At mahilig tayong palakihin, kahit maliit lang,
ang kakulangan ng ating kapwa. Ano kaya ang dahilan? Para huwag ang mga kapintasan natin ang mapansin ng uuna na tayo at pinapansin na natin ang iba? Para kaya pataasin ang ating sarili? Na dahil hindi na tayo makataas-taas pa, ay pinapababa na lang natin yung nasa paligid para magmukhaman lang tayong mataas? Okay, para pasayahin ang ating makasalanang mga puso na hindi lang pala tayo ang may mga lamali at pati ang ating kapwa din. Kaya sabi niya, why do you look at the speck in your brother's eye? We also like not only to look but also to do something. At sabi po nitong pinuna ng Panginoon na tao, let me take the speck out of your eye. Hayaan mong tanggalin ko ang iyong puwing. We tend to take a superior stand before others. We think and move as if we were better off than others. And we tend to always correct others. To think that our vision, our sight, is better than that of other people. Kahit kuminsan hindi tayo hinihinga ng payo, tayo mahilig magpayo. Hindi ka hinihinga ng opinion, ibinibigay mo. Napakahilig nating makialam sa buhay ng may buhay. Telling them what to do, what to wear, how to behave, hindi natin pinapansin ang ating sarili. Kala mo lagi tayong mas mahusay at mas magaling. Kaya maraming mga magkakamag-anak ang hindi nagkakasundo. Lagi merong isang hipag na pakialam ng pakialam. Merong isang biyanan who knows everything. At siya na lamang ang marunong at wala nang alam ang kanyang manugang. Merong mga tao na hindi na binibigyan ng pagkakataon ng kapwa na maipakita ang kanyang galing dahil lagi na lang natin sila ang sinasapawan. Sabi niya, let me take the speck out of your eye. Itutuwid kita. Itatama kita. Marami din ganyan kahit sa larangan ng pag-ibig. Itutuwid ka ng aking pag-ibig. Itatama kita. Pag nagpakasal na tayo, iaayos ko ang buhay mo. Hindi naman masamang intensyon, pero sabi nga ni Lord, inuna mo na ba ang iyong sarili? Tiningnan mo na ba ang malaking piraso ng kahoy sa iyong mata? Human tendency, we do not focus on our own defects. Kung ang pinapansin lang ng tao ay ang kanyang sariling kakulangan at kapintasan, siguradong walang tigil ang pag-asenso ng mundo at ang pag-ayos ng lipunan. Subalit hindi, lagi nagkakagulot, nagkakagalit, dahil ang tinitingnan ng tao ang depekto ng kanyang kapwa at nagbubulag-bulagan siya sa kanyang mga sariling kakulangan. We choose not and we do not notice our own defects. Kaya ang tanong ni Lord, why do you pay no attention to the plank in your own eye? Kung tatagalogin siguro to, hindi yung bakit hindi mo nakita ang dumi o ang bara sa iyong mata. Dapat siguro, ba't hindi mo tinitingnan? Sinasadya mong huwag makita ang iyong sariling mga kapintasan. And you know, the Lord is always fond of exaggerations. Kaya yung kanya pong contrast, isang maliit na butil ng dumi, a speck versus a plank. Isang kaprasong kusot, isang kaprasong bahagi ng kahoy, at tapos isang troso. Very insignificant compared to very monumental size. And the Lord dramatizes His language to very emphatically and powerfully bring home the point. He uses contrasts in a very excellent way. So what is our conclusion? We do not correct our own defects. Kaya ang sabi ni Lord, first, take the plank out of your own eye. Hindi naman niya tayo pinipigil tumulong sa kapwa kung meron tayong maibabahag at maiaambag sa kanilang paglago at pagiging maayos. Pero sabi ng Panginoon, una muna, ang unahin mo bago ang lahat, tanggalin mo ang sarili mong puwing. We cannot and we should not correct others before we correct ourselves. Ano nga naman ang mangyayari? Paano mo makikita yung dumi ng iyong kapwa ay laki-laki ng takip ng iyong mata? This is a very dangerous enterprise. And why is it dangerous? Because you can harm your patient. Kung nakakita po kayo ng doktor, o-operahan kayo, pagkatapos yung mata niya, maraming marami, takip at mga kung ano-ano, magpapa-opera ba kayo? Eh, hindi niya kayo pwedeng makita ng malinaw? Sabi niya, first, take the plank out of your own eye so that you can see clearly. Luke 6:39, can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit?
Paano nga naman aakayin ng bulag ang kapwa bulag? Pareho lang silang mahuhulog sa hindi nila dapat kahulugan. So how can you attempt to clean your brother's eye when your own eye is full of dirt? You can harm your patient and you will definitely harm yourself. Why? Because you will be a hypocrite. Ang tawag ng Panginoon sa mga ganong tao, sabi niya, you hypocrite. Mapagbalat kayo ka, hindi ka totoo, fake ka. Naglilinis-linisan kaya ang dumi-dumi mo? Ang lakas-lakas ng loob mong magsabing tutulungan mo ang iyong kapwa na malinisin ang kanyang mata, eh ang mata mo punong-puno ng dumi? This is hypocrisy. And we can infer that one of the meanings attached to hypocrisy here is being alert to other people's defects and being blind to one's own defects. Kitang-kita mo ang mali ng iba, pero bulag ka sa iyong pagkakamali. Marami po sa mga tao na nagiging ganito, eh hindi yung mga talagang mga makasalanan. Halimbawa, isang prostitute na ipinagbibili ang kanyang katawan, wala naman siyang mga pagkukunwari tungkol doon. Yung isang magnanakaw, isang mamamatay tao, wala na yung pagkukunwari pa na nagmo-moralize. Sino po ang mga hipokrito at hipokrita? Yung mga relihiyoso na sa tingin nila ay malinis na sila, may relihiyon sila, meron silang posisyon, meron silang spiritual gift. Ito ang pinakamadaling malinlang ng kaaway na maniwala na okay sila dahil meron silang relihiyon. Pero ito ang mga pinagmumula ng napakaraming pagbabalat kayo at mga hypocrisies, religious people. Kaya mas relihiyoso kayo, mas meron kayong posisyon, mas meron kayong gift, mas lalo dapat na nanalamin para sinusuri ang sarili. Ang mga masasakit na salita na binitawan ng Panginoon nung siya'y nandito sa lupa ay para sa mga religious leaders. Hindi para sa mga prostitutes, hindi para sa mga tax collectors and sinners. Not because the Lord tolerates them in their sin, but because those people had no hypocrisies. Kaya madaling turuan eh. Kasi alam naman nila na mali sila. Alam niyo po ang pinakamahirap turuan? Yung mga akala nila tama sila dahil ang laki-laki ng Bible na dala nila. Ang pinakamahirap turuan yung mga madadasalin, yung haba-haba ng mga dasal. Ang pinakamahirap turuan yung mga sarisaring mga pangitain ang nakikita at may mga gifts at kung ano-ano mga vision. Ang pinakamahirap turuan yung matataasang posisyon sa church dahil akala nila okay na sila. Eh yung ba naman prostitute, tuturuan mo, alam mo, makasalanan ka sa kanya. Alam ko na, kahapon pa. Mangangatwiran pa ba yon? Alam niya eh. Hindi naman mabuti na makasalanan ka, pero ang kabutihan ng mga talagang talamakang kasalanan, wala na silang pagkukunwari. Kaya tuloy na ibubukas ang puso, madaling matuto. That's why the Lord was always criticized for being in the company of sinners. Sanya, bakit yan? Kung banal talagang tao, bakit puro makasalanan ang kanyang kasama? Kasi yung mga makasalanan na yun ang tumatanggap na kailangan nila si Jesus. But the religious leaders have always pretended that they were full and they never needed anything else. That's why they never got any blessing. Kaya mga kapatid, kung kayo po itong may posisyon, merong gift, kayong madadasalin, malalaki ang Bible, madalas tayo ang dapat manalamin una. Lalong-lalo kung kayo ay may mga fantastic gifts, ginagamit ng Panginoon sa healing, sa pagre-reveal ng kanyang mga katotohanan, mas madali tayong mabulag kasi bilib na tayo sa ating sarili. Kaya dapat lalo ka nagpapatuwid. Sabi niya, first take the plank out of your own eye, then you will be healthy enough to minister to others. So the danger is that you will be a hypocrite if you didn't treat yourself first, and then you will be judged because you have judged others. Yan ang danger. Matthew 7, 1-2. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Kaya mahirap yung nagsasabing malinis ako, marumi ka. Sapagkat kung alam mo pala kung anong kalinisan, tapos hindi ka naging malinis at kinapos ka doon, kulang ka na, you will be judged. And the Lord's standard for teachers, preachers, and counselors is this. Pass the test yourself. Sabi niya, huwag ka munang manghahas na tanggalin ang dumi ng mata ng kapwa mo na hindi mo muna tinatanggal ang dumi ng mata mo.
Huwag kang maglilinis ng mata ng mga mata na ang dumi-dumi ng mata mo. That is the standard of the Lord. Kasi sabi niya, first, take the plank out of your own eye. James 3:1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Maganda na naisin mong maging guro, maging tagapangaral, maging tagapagsalita. Pero sabi, tiyakin mo lang, iaayos mong buhay mo. Sapagkat tayo mga nangangaral, ay higit lalong mataas ang pamantayang dapat abutin. Tayo mga nangangaral, palibhasa't iginagalang tayo ng tao at minamahal nila tayo, this is your benefit, and God is pleased with you, and you become an instrument of God, but you have to work extra harder. And this is a trying to be your lesson. Kaya sinasabi ni Paul, be like me. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil hindi siya disqualified na magturo dahil ang itinuturo niya, ginagawa niya. Napakahalaga yung matotoo tayo sa sarili. Do not be deceived by religious appearances. Because appearances are only skin deep. What is important is what God sees. The Lord does not stop us from being instruments of blessings, teaching, and correction to others, but He insists on genuine self-knowledge and self-correction. Mahalaga po ang self-knowledge and self-correction. Most of the time, people research on other people's lives. Yung mga mahilig mag-chismis, inaalam ano bang lihim ni ganon, ano bang ginagawa niya, siya nagpupunta sa ganong oras, saan niya ginagastos ang kanyang pera, sino ang kasama niya, ano ang kanyang mga balak sa buhay. Pero sabi, huwag yan ang pag-aksaya niyo ng panahon. Ang siyasatin ninyo ang inyong sariling puso. Kanina na nainis ka doon sa isang tao, siyasatin mo, bakit ba ako nainis? Dahil hindi niya ako pinansin? Dahil mas maganda siya? O dahil mas naagaw niya ang eksena laban sa akin? Ikinorek niya ako? Nagmukha siyang tama't ako yung mali? Ba't ka nainis? Tuwing naiinis tayo mga kapatid, huwag natin gamitin ang ating lakas na humanap ng mga kakampi para mainis din sila sa kinainisan natin. Yung lakas nyo, gamitin nyo sa pagsasaliksik ng puso nyo. Ba't ako nainis? Ba't ako na-offend? Ba't ako nagalit? Kasi mayabang ako. Mas nayabangan niya ako, natalo ako, kaya ako nagagalit. Kasi maramdamin ako. At bakit ako maramdamin? Kasi iniisip ko, dapat mahalin ako ng tao. Dapat pansinin ako. Nandun ako, hindi pa ako pinapansin. Nagsasalita ako, walang nakikinig. So magagalit ako. Dahil dapat pag nagsalita ako, makinig ang lahat. So yabang pala. Bakit ako naiinis sa biyanan ko? Bakit ako nagagalit sa manugang ko? Dahil nagsiselos ba ako na siya na ang mahal ng anak ko at hindi na ngayon ako? Abay, dapat naman talaga ang mahal ng anak nyo, yung asawa niya. Dahil ang magmamahal sa inyo, yung asawa nyo. Kung mahal na kayo ng asawa nyo, mahal pa kayo ng anak nyo, sino naman nagmamahal sa manugang nyo? Di wala na. So dapat lumalagay tayo sa lugar. Bakit ako naiinis sa kapitbahay namin? Kasi mas malaki ang TV kaysa sa amin? Kasi mas magaganda ang damit na nakasampay kaysa sa damit namin? Pag naiinis po ba tayo mga kapatid, nag-iisip-isip tayo, ano bang problema ko? Bakit ako mainisin? No! Lagi nating sinasabi, may problema siya kaya siya nakakainis. At yung sinasabi ni Lord, oy, 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 bago mo tingnan ang puwing ng kapwa mo, tingnan mo yung mata mo. Pag tayo'y magagalitin, maramdamin. The Lord insists on genuine self-knowledge and self-correction instead of easy criticism and blaming of others. Ayaw niya nang sinisisi natin agad ang kapwa. Minamalaki agad natin yung mali ng kapwa at itutuwid naman agad natin yung kapwa. No, sabi niya, wag. Manalamin ka muna. Tingnan mo muna yung sarili. And whenever there is disagreement, where there are differences, don't we easily focus on the other party's error? Ang anak mo uuwi, napalaban po akong suntukan. Bakit? Kasi po bad yung mga classmates ko. Wala pang anak na sasawing bad po kasi ako nanay eh. We ignore our own errors. Yung asawa mo, pag nakagalit yung kapatid mo o nanay mo, sigurado pag nagsumbong yan sa'yo, masama ang mga kamag-anak mo. Wala pa ako nakitang asawang darling, nakagalit kong nanay mo. Bakit? Kasi impacta ako eh. Wala. Laging kasi ang nanay mo, aswang,
ang nanay mo ganito. Wala ka pang makikita. Kahit sa mga empleyado, nag-away ang dalawang empleyado, tinanong ng boss yung isa, ba't kayo nag-away? Kasi po, selfish ako eh. Because I'm proud. No, selfish po siya eh. Proud siya. One mark of an honest person, Christian, remember this. Sharing the blame with the opponent. Pagtitiwalaan pa lang kita at makikinig pa lang ako sa iyo, pag sinabi ko, ba't kayo nag-away? Kasi po, maiinitin ang ulo ko, nasigawan ko siya. Eh, ba't mo nasigawan? Eh, kasi naman po, etong ginawa niya. At least, sabi ko, fair mag-present ang tao na to. Alam nyo, kahit kailan hindi ako naniniwala sa darating sa akin magsusumbong na ang bait-bait niya, ang sama-sama ng mundo. Alam ko, humanap ka ng maloloko, huwag ako. Alam nga namang santa ka. Do not trust anyone who points an accusing finger only on the opponent and presents himself only as a saint or an innocent victim. Wag kahit kamag-anak nyo. Kadalasan ganyan yan eh, kaya lumalaki ang away. Nag-away ang dalawang bata, mamaya yung dalawang kuya, mamaya yung dalawang ate, mamaya yung nanay at nanay, tatay at tatay, ubusan na yan ng lahi. Kasi naniniwala kayo sa mga kasinungalingan ng mga kamag-anak nyo. Anong kasinungalingan yun? Ang bait-bait ko po ang sama-sama niya. Kung ang bait-bait mo, bakit nung sinunto ka, sumunto ka rin? Hindi nauna lang siyang gumawa ng mali. Pangalawa, mali ka na rin, pareho lang kayo. Nagtataka ako, may mga pamilyang Kristiyano, mga konsentidor. Nagkakampi-kampi. Pag dumating ang anak nila na may maling ginawa, hindi nila itama. Iba-blame nila yung iba. Kristiyano daw. Lumalaki tuloy ang mali, lumalaki ang loob, lumalaki ang problema. Huwag kayong maniniwala kahit kailan, kahit sino pa man yan, kahit gano'n nyo kamahal. Pag dumating sa inyo at may nakaaway, na wala siyang ginawang mali, laging yung isa lang, huwag kayong maniwala. Hindi yung totoo. Pero binubulag tayo ng ating pag-ibig. Wala pa ako nakitang magulang na sinabing napasama yung barkadang yan dahil sa anak ko. Laging, ang anak ko naman kasi napasama lang sa barkadang yan eh, napasama tuloy. Pero yung mga ibang nanay doon, yun din na sinasabi, yung anak ko kasi napasama dahil sumama sa anak na ganon. Si ganon naman, sabi, napasama ang anak ko dahil sumama sa anak ni Re. Wala nang masama. Yun na sinasabi ni Lord, you hypocrites! Dapat ninyong siyasatin na inyong sarili. Alamin ninyo, may mga magulang susugurin agad yung school dahil lang sumbong ang anak. Meron ba naman anak na magsasabing, sinunog ko po kasi in school? Siyempre, laging kawawa siya. Don't believe. Yan ang turo ni Lord. Sabi niya, you hypocrite, look at yourself first. At matapos mong nasuri, nalaman mong talagang wala at saka ka palang maniwala, hindi yung impulse natin, first reaction, kumampi. Ang kinakampihan lang ng mga Kristiyano, yung katotohanan. At kung yung mahal nyo sa buhay, wala doon sa katotohanan na yun, sorry na lang siya, hindi nyo siya dapat kampihan. Bakit ka pa naging anak ng Diyos? Kapareho ka palang pala ng mga taga-sanlibutan, kampi-kampi lang, grupo-grupo. Let us pay serious attention to the planks in our own eyes. And may I add, to the planks in the eyes of our loved ones. Let us look into the mirror to see realities about ourselves. And if you have not been to you, let us really know ourselves from the point of view of God and God's Word. Not what you think of yourself, but what God's Word says about you and your actions. Learn about yourself from the point of view of others. Sometimes the greatest truth about you hear from the mouth of your enemies, not from the mouth of your friends, because your friends are busy trying to protect you from the truth. And so they deceive you with a lie. Kaya sabi nga ng isang kanta, I'll rather hurt you honestly than to fool you with a lie. And let us really know ourselves from the point of view of our own honest hearts. Nagawa na po ba natin yan kahit kailan sa buhay natin, mga kapatid? Siyasatin ang tunay nating pagkatao. Mananalamin ka, selfish ka ba? Tatanong mo sa sarili mo. Makasarili ka ba? Sige nga, kumbinsihin mo ako na hindi. Pero eto ang mga ginagawa mo. Mayabang ka ba? Makasarili ka ba? Sinungaling ka ba? Dapat natin tanungin. Proverbs 4:20-23. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words.
Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to a man's whole body. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Sabi niya, marami kang dapat bantayan, anak. Pero unahin mong bantayan ang puso mo, kasi sa puso nagmumula ang lahat. Binabantayan mo ba ang puso mo kung nagiging maramdami, nagiging mayabang, nagiging makasarili? Binabantayan mo ba ang puso mo kung nagiging sinungaling, mapag-imbot, mapandaya? Sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Kaya malakas ang sabihin kung lahat tayo tinatamaan ang salitang ito. Kung niyo sabihin, ay, buti na lang kasama kay asawa ko, para sa kanya to. Buti na lang kasama, kinisiko-siko, kita mo na, ikaw yan. Sa atin lahat yan. Huwag niyong i-assign sa iba. Yan ang trabaho ng mga hypocrites. I-assign sa iba yung correction. Ayan, sa'yo. Ayan, nakinig ka. Tanda mo yan. Sulat mo. Sasabihin mo pa. Para to sa atin. Stop self-worship. Let us correct ourselves. And let us seek and listen to godly counsel. Kailangan po nating lahat ang makadiyos na pagtutuwid. Psalm 141 verse 5. Let a righteous man strike me. It is kindness. Let him rebuke me. It is oil on my head. My head will not refuse it. Yan ang tunay na magandang puso. Sabi, buong puso kong tatanggapin kahit ang sampal ng isang matuwid. Ang kanyang pagtutuwid, ang kanyang palo, para sa akin ay isang kabutihan yan. Hayaan mong ituwid niya ako para yang langis sa aking ulo, which of course was a symbol of comfort in Israel. Hindi ko tatanggihan yan. Hindi ko tatanggihan ang pagtutuwid ng isang matuwid. Hindi ko pagtatanggihan ang pagtuturo ng isang marunong. Kaya dapat di tayo handa na tumanggap ng pagtutuwid. Hindi tayo lagi na lang ang nagtutuwid. And very importantly, as we have already said, do not carelessly and drunkenly listen to your loving family. 90% ng mga pamilya, konsentidor. Binibigyan ng justification ang kamalian ng kanilang mga miyembro. So do not drunkenly listen to your loving family. You probably will not hear the truth from them. Do not drunkenly listen to your tolerant friends. They are busy making you happy. And never drunkenly listen to your admiring public because they don't really know you. They only see your image, not you. Listen to what the Lord says to you. Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. The words of the Lord Jesus Christ. So let's check ourselves so we can help check others lovingly, understandingly, sympathizingly. Ang tanong, have you been to you? Sa pagsisiyasat po natin ang ginagawa, iniisip ng iba, mas doble dapat ang pagsisiyasat natin sa ating sarili. Kung meron kang gustong gawin, bakit mo gustong gawin ito? Meron kang gustong sabihin, bakit mo gustong sabihin ito? Gusto niyo mapansin tayo, bakit ko gustong mapansin? Check yourself. And very importantly, check how you become a critic of others. Tayo po ba ay nagiging mapaghusga sa ating kapwa? Alam ni Lord yan, at ayaw na ayaw niya yan. At tayo naman ba ay nagiging tagahanga ng ating mga sarili? Isa na namang ayaw ng Panginoon. Baligta rin. Criticize yourself and admire what is admirable in others. Kaya nga sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. Hindi niya may sinasabi, huwag mong mahalin ang sarili mo. Pero sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo kung paano minamahal ang sarili. Huwag lang sarili, kapwa rin. Salamat Panginoon dahil kami pinapaalalahanan niyo ng mahalagang bagay.
Yumuyuko kami sa iyong presensya. Hinihingi po namin ang paghipon niyo sa aming puso. Ipakita niyo nga po, Panginoon, kung meron kaming mga troso sa aming mata. Turuan niyo kaming titigan ang mga sarili naming kapintasan at dalin ito sa inyong paanan para maituwid. Huwag pagtakpan namin ang aming sarili at ibunyag ang kapintasan ng iba. Turuan niyo kami, Panginoon, na bagamat nais naming maging papala sa iba, maging instrumento niyo para maituwid din ang iba, ituwid muna namin ang aming sarili sa inyong tulong. Help us to analyze ourselves. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung tayo ang tinutukoy ng Panginoon, dahil parang alangan namang exempted kayo dito. Ano ang dapat nating ituwid sa ating attitude? Napakabilis ba nating makakita ng mali ng kapwa, pero napakabagal na tanggapin ang ating mga pagkakamali? Ano ang itinuturo sa atin ng Espiritu ng Diyos? Anong mga troso ang dapat tanggalin sa ating mga mata bago tayo makatulong sa iba? Magbulay-bulay tayo sa katahimikan at nawa ang pagpapala ng Diyos sumagana sa pagsuko natin sa Kanyang presensya at sa paghingi natin ng pagtutuwid. Sa mga kapatid naman na napakarami nang naituwid ng Panginoon at napakaayos ang inyong buhay, salamat sa Diyos, ipagpasalamat nyo at humingi pa tayo ng maraming kakayanan na maging lalong tuwid pa at nang magamit pa tayo ng Panginoon sa Kanyang magandang mga gawa sa ating paligid. Be alone with God. Pray as the Spirit of God leads you. The Lord is here and He likes to bless us.